Ano ho yung napansin nyo sa inyong tanim nung malagyan natin ng produkto? Yung kalamansi, medyo malakas lumaki. Saka yung tusok, hindi ganong napaka-forma. Hindi makaporma. Tapos sa sili natin na gusto nyo nang ipabunot noon, ipabalasa. Ngayon, maraming bung eh. Nabunga na, hindi natin nabunot. Gusto nyo nang bunutin nung nakaraan eh. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, aba ay inaanyayahan ko rin po kayo mag-subscribe na rin po sa aking YouTube channel na El Kabukid. Like and share na rin mga kabukid. Magandang araw mga kabukid. Welcome back to my channel, El Kabukid. Ngayong araw na to mga kabukid ay nandito tayo ngayon sa Barangay La Puente, no? Santa Rosa, Nueva Ecija, no? Kung nakikita nyo po itong nasa likuran ko, ito po yung sili na muntik na hong bunutin ng may-ari ni Sir. Mamaya kakapanayamin ko po siya kung bakit gusto niyang bunutin noon. Nakita po tayo sa ating YouTube channel At to the rescue po, siyempre, ang inyong lingkod. At kita nyo naman kung gano'n nakaganda itong siling ito ngayon, no? Na dati talaga namang wala nang dahon, papatay na. Ngayon, nanumbalik, tumigla sa tulong po ng ating mga produktong CH Agrotech, no? Pina-activator ko po ito. At Farmer's Friend, and then yung MaxiGrow, yung huli. Kaya talaga naman ang naging bunga, hitik na hitik, no? Hanggang doon po yan, ito pa. Napakadami. O, kakapanayamin ko ng konting oras. Si Sir. Magandang araw, Sir Nardo. Kumusta po kayo? Mute. Oo. Medyo natagalan yung aking pagbalik dito. Nakita ko maganda na yung ating nalagyan ng produkto, no? Ano ho yung napansin nyo sa inyong tanim nung malagyan natin ng produkto? Yung kalamansi, medyo malakas lumaki. Saka yung tusok, hindi ganong napaka-forma. Hindi makaporma. Tapos sa sili natin na gusto nyo nang ipabunot noon, ipabalasa. Ngayon, maraming bung eh. Nabunga na, hindi natin nabunot. Gusto nyo nang bunutin nung nakaraan eh. Pero pati kamo sa ampalaya, no? Nagamit nyo. Yung kamo yung ampalaya nyo, hindi masyadong gumaganda. Dati-dati, hindi gumaganda ampalaya raon. Ngayon, dapat alamuik mo yung dahon. Maganda ngayon. Oo. Ayun, yun po yung naitutulong ng ating yung produkto. Farmer's Friend. Oo, Farmer's Friend. At syempre, sama-sama na sila dyan na maxigro din natin sila na activator. Pero talaga naman, ang ganda. Nakakailang pitas na ho kayo ngayon? Pamula nung ating gumanda yan. Itong kalamansi, nakadalawang pitas na ako dito. Dalawang halon. Nakadalawang pitas. Yung ate sile? Ito, tuwing marami rin na halon rito. Yung aking kwan, tuwing kalimang araw yung siling... Yung Taiwan naman? Taiwan. Ang dami nga, nakakita ko nga kanina. Maganda yata, presyo ngayon yan ngayon. Bumaba eh. Bumaba na naman. Ganun talaga sa gulay. Dati nung kakalaw ko ng 400, 80 lang. Grabe, no? 80 na lang isang kilo. Pero maganda naman yung ipinitas mo nakaraan. Nakabawi-bawi naman. Medyo bawi-bawi naman. Oo. Ito yung kalamansi nyo, may ilan libong puno ho ito? Sa ngayon siguro, may mga magit 2,000 na ngayon. Magit 2,000. Pero yung kulintan mo. Oo. Maganda ba presyo ng kalamansi ngayon? Yung benta ng isi ko, 1-2 eh. Yun ang maganda dahil dinidivisorya nyo po, no? Dito sa atin sa Nueva Ecija. Bumababa na yung presyo nito eh. Yan po mga kabukid. Sir, itong kalamansi nyo, sir, may ilang buwan na ho yan? Ito, 9 months. 9 months ito. Itong maliliit na ito, sabay-sabay ho ba ito tinanim? Hindi, kasi ito medyo natraso dahil tutubig. Yung malaki na yun, hindi tutubig. Yung malaki na yun. Ganun. Ganun pala, pag natutubig, medyo na antala yung kanyang paglaki. O yun. So ito bang
tumanan ninyo ay talagang karamihay kalamansi ho yung inyong pinatatanim. Eh kasi yung gulay eh hindi makuha ng presyo eh. Magalawang presyo ng gulay eh. Oo. Oh, yung kalamansi eh. Medyo may bulto pag umaani. Medyo kuan ano? Saka kuan lang, bakit naitanim mo na, eh, maghihintay ka na lang, konting hirap lang. Konting hirap? Hindi kagaya ng gulay. Hindi ka makagaya ng gulay. Pag nayari na, tanim ulit. Oh, pero marami pa rin kayong gulay. Oh. Kaya nung napansin ko doon, mamaya papasyalan natin doon. Yung bago niyong tanim doon, kalamansi na naman. Tsaka mais ho ba yun? Mais. Oh. Oh, mais. Tsaka itong isa. Oh, namulaklak yung na. Yung dulo. Dito ko yun. Dulo na yun. Oo. Oh. Ating kaya ang pasyalan, sir? Tara. Pasyalan lang namin ni sir yung kanilang bagong tanim doon. Na... Ilan square meter itong tinanim ng mais? 3,000 square meter. Doon sa 3,000 na yun, sir, nakakailang tonelada na po yun. Yan isang harvest ng mais ito. Kung lang idayos ng kung idayos ng kalamansi, pinagbilan ng 46,000. Ano yan? Nakaka-tiempo, maganda na. Ito yung sinasabi ko nung pupunta ho ako dito. Eh, maliit pa ho ito. May isang pie pa lang. Mm-hmm. Ay, may bulaklak na bilis. Natagalan talaga ako. Ayun, si ma'am, oh. Si Mrs. De Guzman. Ayan yun. Yung nagsasabog ng abono na yan. Pakasipag. Hello, ma'am! Kaway-kaway naman dyan! Napakasipag ko na mag-asamang ito, mga kabukid. Talaga naman. Ito, bagong tanim na huuli nila. Bagong tanim na huuli itong... Itong mais nyo, sir, ito rin. Ganyan magkaiba. Ganyan. Aganto rin. Ang variety. Ano nga itong variety nito? Yung ano, sweet corn? Kuya! Magandang araw sa'yo, El Kabukid po. Pumapasyal sa inyong tumana. Ano nga ang variety nito ating mais ito? Variety ng tinatawag na sweet corn. Ah, sweet corn. Hmm. Oy, malalaki itong kuwan na ito. Yung malalaki. So, bali ito, parang 2 buwan lang din tumatagal. Bali, pinakamatagal na 70 days. 70 days. Pinakamatagal na yun. Pinakamatagal. Ano ito, bali, ano pa lang ito, halos nasa 45 days pa lang ito. Matagal pa, taon na yun. Ano, 70, ano pa yun? Nagpapalaki. Pero katamtama na mabomba yung mga puso niya nung ating Maxine. Yung isang ani niya ang ginamit yung friendly farmer's friend. Farmer's friend. Lalaki ng bunga. Ayun, dapat yan pwede niyo na rin bombahin yan ganyan. No, pwede pa yan. Pwede pa yan, no. Dalawa puso niya, dalawa puso. Oh. Pero yung iba ay sa bagay sa ano ho yun eh, yung pang feeds. Pagka nagkakadalawa, tingin nila sa isa medyo mahina lumaki, inaalis na. So, pinoprone na nila. Ang ginagawa, pinatutuloy lang yung isa. Yung isang malaki. Para malaki bilang. Oo. Ano naman, pagkano itong magiging segunda ito? Segunda na ito. Yeah, magiging segunda naman. Oo, oh, yeah, magiging segunda na. Pagka mga isang lagab, pagkano ito. Minsan nagkakatatlo pa, pero hindi maganda. Hindi lang. Dalawa lang, sakto lang. Minsan nga, isa, okay na. Basta malaki yung puno. O yan, mga kabukid, oh. Ang luwang ho nito. Ito ay pinaliparan ko ng drone. Nakita nyo ho ba? Yung pinalipad kong drone. Dito. Ah, makikita ho yung laki ng inyong tuma. Ayun. Kuya, ano nga ang pangalan mo? Jagger. Oh, si Kuya Jagger, mga kabukid. Siya po ang kasama. Ah, panganay? Hindi. Pangatlo. Sunod kay Michael. Ah, pangatlo ho kayo. Eh, si Sir, ano? Sino nga isa dito? Michael. Hindi, yung kasama niya rin, may okra. Ayun, si Rigor. Ayun, si Kuya Rigor. Nakakatawa. Talagang De Guzman family, mga kabukid. Kanila ho, ito talagang... May hektarya ho ba ito, sir? Siguro, mga... Ayan, hindi na malaman ang sukat sa sobrang lapad. Tatlo siguro lahat. Napakasipag ng mag-asawang ito. Panay pang bili ng bili. Tapos, oh... Nag-a-apply nga ako mga kabukid eh. Ayaw mo na akong tanggapin. Wala kaming pampasayal. Eh ano ho ba yung sinasabog ninyo, ma'am?
Triple 14. So ito mga kabukid, doon sa mga babagong nagmamais, ayan o, discarding nila ma'am, maglalagay ng abono, tapos magpapatubig para matutunaw itong abonong na ilagay dyan. Pag natunaw ho yan, ma-absorb naman ng halaman. So, malaki-laki din ho ito, sir. Siguro may 3,000 metro kwadrado na siguro to. Meron din, ano? Ang laki. Dati nakatanim dito parang okra. Oo. Tapos yung sitaw naman, wala. Siguro, anong... aalisin nyo na ho yung sitaw. Dahil matanda na. Ano na may ibabalik? Ampalaya ata yun. Ampalaya naman. Oo, tama-tama. Kasi meron na siyang bahay. Ampalaya. So ito, pwede na rin itong i-farmers friend eh. Sabi ko, umapan, border ulit. Pwede na akong i-farmers friend ito, ma'am. Pwede nyo i-farmers friend at isabay nyo ho yan para mas gumanda. Pagka nga nagbomba, pagkayari nito, meron pa ako ano yan. Meron ba tayo? Meron. Kalahati pais eh. Uy, pala meron naman eh. Meron nga, hindi papakita ko sa inyo. Ayun, gamitin. Matipid lang naman eh. Oo, matipid. At least marunong na kayong magtimpla, no? madali naman timplahin. Ako nga ang naging taga-timple. Basta nagbomba sila, kailangan busong din ako. Oo, yun. Ay, wala kayong luwas ngayon, ma'am? Kagabi biyahe namin, hindi ako bumiyahe. Sumalubo nga kami sa nagsidating. Nung makalawa, nabiyahe kay Kalamansi, 48 red bag. Galing, ay 1-2. 1-2, 1-1. Sarap. Dami na naman pera ni sir. Kaya dito mga kabukid nagdidikit eh. ayan ha. Antabayan na natin tong mais. Monetize na kayo dun eh. Kaya sigurado na malaki. Hindi po. Meron na kayong ad eh. Ito ay 45 days? 45 days. Okay. So, malapit-lapit na na. 45. Mga 70 days. Oo. 15 days na lang. 15 days to 25 days. Kasi maximum 70 days. 25, ha? 70 days. Ah, 70. Kasi bakit pag pagkagalito mo mga puso nga, hindi na ako sa bitakas. Oh, malalaki na eh. 55 lang. Eh, kailan mo na yan sa adjust the way ko po. Ay, anong akinse? Kila pa din. Kila pa rin. May may gusto rin. Yung isang lagay namin doon, kuhan, maes. Yung akin naman, sabi ito nila. Oo. Yun. Yung diretso. Isang diretso, yung isang banos. Ah, napakadami. Inyo na ho yata lahat yung tumana rito. Hindi naman. Ganun lang talaga. Pag masipag, nakikita ho ang gawa. Nakikita ho ang pinaghirapan. So itong sili nyo, ma'am, ay napitasan nyo na? Napitasan na. Tatlong beses na, no? Oh, maganda to. Sir, kung lagi nalilinis para wala masyadong agaw na damo itong kwan, sili. Kaya kasi rin sa kasama namin, nahirap. Yan ang mahirap, kayo na nahiya, no? Sabihin, masungit ako. Hindi, kasi pagka ganyang namumunga na, kailangan niya talaga ng nutrients. Kasi yung ginagawa ko sa ito yung bahay, alas na makikita ng ganyan. Gusto ko, maging huwaran yung ginagawa ko sa kanila. Oo, tama. Eh, nasa kanila na yun. Ayaw nilang sundin. Gusto nilang kumita. Ipagan nila. Ito ho yung talagang wala ng dahon. Talagang tangkay na lang ho ito, mga kabukid. Ngayon, hintik sa... Eh ngayon, nagsusupang na yun. Oo, yan yung nagbunot ako dyan, ano? Oo, patay na talaga. Napanood nyo pala yun. Si Brian ako, anong petsay. Nakakatuwa, oh. Libre na ang ano rito, ang gulay. Hindi na bibili. Sardinas lang katapad niya. Masarap na. Bagong dating ng manugang pagpagin. Nakakatuwa mga kabukid. Ano, pagkaganto yung maranig mo sa mag-asawa. Itong kalamansi nila ay napansin nila talaga kuminis. Kuminis ang bunga, pati dahon, no? Hindi yellowish. So mini-maintain po nila ito ng twice a month spray. Ang ginagamit lang po nila ay Farmer's Friend.
Ngayon, ito po yung sili na kung natatandaan nyo po doon sa video ko, bumunot po ako ng 3 piraso. Kasi patay na ho, tangkay na lang po talaga natira sa mga sili niya. Ay napaganda pa ho ng ating produkto. Kaya naman nakakatuwa. No? Even yung mga kalamansi nila, naglakihan ng bunga na dati maliliit. No? Ngayon, punong-puno sa bunga. Oh. Eh, ito po ay 9 months old pa lang. Hitik na hitik sa bunga. Nakikita nyo dyan. At makinis. Yan po ang nagagawa ng ating produkto. Napakakinis po yan. Lahat ho, may bunga. Yung kalamansing ito. Ito ang sili naman, napitasan na nila. Nakakuha na sila rito ng, ibig sabihin, nakabawi-bawi na sa kanilang gastos dito. Yun nga lang, medyo dinamo, sabi ko, damuhin. Or tanggalan ng damo, no? At maganda pa ibinubunga ng siling ito. Tapos ito naman, nung pasyal ko rito, ay napakaliit pa ho nito. Ngayon, no? Namumunga na. 45 days old. Nagamitan din po ng Farmer's Friend. Ganong kaganda yung ating produkto. At ngayon, may pasunod ho sila. Mais din, no? Same variety, sweet corn. Ayan, no? May 6 na luwang, 3,000 square meters. At nag-abono po si ma'am ngayon. At mamaya, papapasukan na ng tubig to. Actually, yung banda ron, tinutubigan na po nila. Ayan. Yun po kasi yung tamang proseso. Bunuhan mo at saka ka magpatubig para madilyot yung abono, matunaw. Ayan, bubuho kasi abono eh. Kalamansi naman po yan. Dito minamaximize nila yung lupa nila. Sa pagitan po ng mais, ito mais. Ito naman kalamansi, tapos mais uli. Ayan. So yun po, nagpapatubig sila. Yan. Sinamantala ko na mga kabukid. Tingin tayo ng malunggay. Oh. Fresh from the tree. Hello, ma'am. Eh, kumusta naman yung produkto nating ginagamit niyo? Okay naman. Maganda ba ang naging tulong sa inyo? Kumpara sa ginagamit namin, malaki naging tulong sa amin ngayon. Mas maganda siya ngayon. Mas maganda. Na, mas malaki na itulong sa ating palim, ano? Yun po yung nagagawa lang ating produkto talaga. Ako naman yung natuto, ha? Siyempre, kahit hindi ko pinaghirapan yung mga palim na, ha? Eh, yung mapaganda ko ho, at makita kong kayo nakangiti, mga kliyente ko, eh, masaya din ho ako. Siyempre, hindi ho biro yung mga ginagastos niyan. Makakaalis pagod. Oo.
yung pag-iisip nyo, paano mapapaganda. Eh, salamat sa Diyos at pinanood nyo yung aking vlog. At maraming salamat. Marami kayo sa Bukid. At maraming salamat sa palaging pagla-like at panunood ng aking mga videos. So, napansin ko yung mga kalamansi, gumanda na, kuminis. Kuminis yung bunga. Dahil dahon yan, green na green. Oh, green na green yung dahon. Pero, matagal na kami nagkakalamansi. Yan ang hinihintay na aking maging dahon ng kalamansi. Ayan na. Yan ganyang kaganda, ma'am. I-maintain nyo na lang, once a month. Okay na yan. Pero yung mga naninilaw, sabi ko kay sir, diligan ng activator kung may activator pa kayo. Baka mga December, mag-ano pa rin ang Para manumbalik din siya, maalis yung kanyang mga problema sa ugat, matulungan ng ating produkto. Ay, kanina, tonto ako. Binidyohan ko yan. Bakit? Eh, kung ako'y na-text niya, di naisingit ko talaga. Pagka-pipita siya, i-text niyo ako. Pati yung sa mais na yon. Eh, kaliitan pa yun nung ako'y pumarito. Kaliitan pa. Para masulit yung vlog natin, yung isang yun. Yung kakabaan doon, isang banos doon. Ah, sige po. Kailan mo ba ang pitas doon? Magulang na eh. Hindi ro ako po kinag-pwede. Basta mag-ano ko, mag- Abisuhan niyo po ako. Mag-text ako sa inyo. Oo. Ayun. Mag-message ako sa inyo kung may nakita ako. Salamat. Panoorin na lang nila at ng kanya-kanyang diskarte. Para ayan. Maano at tinatanong mo sa akin kung anong ginagamit kami. Sinasabi ko naman. Kung gusto nila. Mahirap mamilit ng tao. Kanya-kanya kasi ano. Kanya-kanyang diskarte. Diskarte. Yan na yung nagagamitan natin. Ano? Napakinis. Makinis na. Nanginginitab, ano? Nakakatuwa. Para sa may mantika. Ayun, i-maintain nyo na po yung once a month lang. Okay na yung once a month. Saka ang lalaki, ano? Oh, talagang mga ilang araw pa siguro, pwede lang pitasin yan, ma'am. Ibang isang linggo. Mga isang linggo, ano? Itong kalakihang ito, itong samahang ito, nakakailang buriki ho kayo dito? Ay, pagka talagang umita dito ng dalawang taon, 100 bag isang pitas kaya. Ay, gabi. Kapag nasa kumisa ng 150, ganun. Bag. Oh, isang pitas pala. Isang pitasan. Kung 1,000 na lang isang buriki, 10,000 din. Masarap. Natatapat din ganun kumisa sa mura, sa mahal. Ngayon, mahal hanggang May siguro yan. Pagtagulan, pamurahan. Oh, pagka nagmura naman ito, kamatis naman ang aakit ang mga presyo. Ano, may tuwan po ako. Lalaki. Ayun, mga kabukid, ano? Narinig nyo po yung magandang sinabi ng ating butihing mga mag-asawang kliyente dito sa kanilang tumana, sa kanilang kalamansi, sa kanilang sitaw, especially sa kanilang sili. At mais, ano po, na nagpakita po ng napakagandang resulta yung ating mga produkto. At ako na may natutuwa, pagka ganito po yung nakikita ko, ano, nakikita ko pong unang-una yung mga halaman, gumanda, yung mga aura o yung mukha ng ating mga kliyente, yung mag-asawang ito, na talagang halos mawala na po ng pag-asa doon sa kanilang tanim. Nabigyan po natin ng magandang ngiti sa kanilang mga labi. Yung po yung nakakatuwa, mga kabukid, ano. At nakatulong po tayo. Unang-una, salamat sa Panginoon at ginagamit po tayo na makatulong din sa ibang mga farmers na namumroblema sa kanilang mga taniman, ano po, kung paano masosolusyonan. Ayun, maraming salamat sa Panginoon. Sa mga gusto rin po sumubok ng aming CHC Agritech product, pwede nyo po akong kontakin sa number nyo na makikita nyo dyan sa inyong screen. At bisitahin nyo rin po yung aming website na www.elkabuki.com. Kung mahilig po kayo mag-Shopee, isearch nyo lang po yung aming online store. Ito po yun. May Lazada rin po tayo. At syempre, yung
mahilig mag-Facebook, visitahin nyo rin po yung aming mga Facebook pages. Ito naman po sila. Ayan po, no? At syempre, kung kayo po ay taga Rizal, especially Barangay Bicos, nais nyo rin pong subukan itong aming mga CHC Agritech product, maaari po kayong makabili kina Sir Isagani dyan po sa kanilang kunuhan, papunta pong Sitio Pantok, Barangay Maligaya. Makikita nyo po yung CHC Agritech sa kanilang tarpaulin. Ayan po mga kabukid. At maraming maraming salamat Sir Isagani, no? Sa isang araw, diyan naman po ako sa inyong tumanahan, no, sa Barangay Balaring ng Natividad dahil magtatanim tayo ng inyong sibuyas. Ayan po, no. Antabayanan niyo po ako mga kabukid sa Balaring, no. Ito na po. Ayan, ang bilis talaga ng panahon. Anyway, maraming maraming salamat sa mga subscriber ko, mga viewers at likers, no, na patuloy na nag-aabang ng aking mga bagong videos na ina-upload. Saludo po si El Kabukid sa inyo. Utang na loob ko po sa inyong lahat kung ano po yung meron ako ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, aba ay inaanyayahan ko rin po kayo mag-subscribe na rin po sa aking YouTube channel na El Kabukid. Like and share na rin mga kabukid. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang po. Ingat po kayo palagi and God bless.